So, what is up mga idol? Nararinig ko lang galing ang ano. Kanina ako dumating mga alas 2 na madaling araw. Dito ako ngayon sa Cavite. Actually, last week pa dumating itong item na to. Yung tire inflator na binili ko sa Lazada na worth 1,538. Last week pa siya dumating, tapos ngayon ko lang siya bubuksan kasi nung tiyempo na dumating, pauwi naman ako sa bahay. So, ngayon, bubuksan natin at tingnan natin kung ano yung nasa loob. I-review na rin natin kung worth it ba yung 1,538 mo na tire inflator. Lalo na sa mga bagong drivers o sa mga driver na yung medyo kinakabahan pag yung, syempre, sino ba naman di matataranta pag ikaw biglaan na flatan sa daan. So, ito siguro yung sagot sa mga naka-flatan. Lagi lang nasa sasakyan mo. At portable siya, maliit lang siya, kaya nagustuhan kong bilhin. So, unbox natin. So, ayan, gaya nga ng in-expect natin, naka-bubble wrap siya. Mukhang may kasama siyang bag. Lagayan ng mismong tire inflator. At ayun nga, ay kasama nga talaga siyang parang maliit na bag. Wala kasi akong tripod dito. So ayan, silyadong silyado. Yung box niya hindi ganun kaganda. Pero importante yung laman sa loob. Dapat gumagana siya. At pagkabukas nga ng karton, nasa loob may karton ulit na naka-bubble wrap. So, good sa akin yun. Okay yun. Talagang iningatan nila. Pagkatapos ng bubble wrap na pangalawa, naka-plastic naman ngayon. Talagang maganda. Maganda yung packaging niya. Kaya lang hindi ko nagustuhan yung unang kahon kasi kala ko pag tinignan mo parang sira agad eh. Hindi gumagana. Pero subukan natin. Ayan siya. Ito nakasama. Product number, ganyan-ganyan. Warranty card, warranty description. Instruction for use. Ayan. Ayan ang itsura niya. Maliit lang. Ang ganda. Tama-tama sa sasakyan to. Pwede mo ilagay lang sa likod. Tapos ito yung pito. Yan. Yan. Tapos ito naman yun sa cigarette outlet. Sa sinakalintas. Cigarette socket. Ayan. So, mahaba naman siya. Halata namang mahaba. At abot yan sigurado sa likod ng mga gulong. So, binili ko tong Infinite kasi parang nagustuhan ko yung design niya. Unlike dun sa iba na puro yellow yun dito. Tapos dito, may konting black. Mas gusto ko yung medyo mas lamang yung black sa yellow. Kaya kinuha ko to. Nagbase ko sa itsura. Tapos sa mga ano na rin sa mga comments dun sa Lazada. Tapos may kasamang ano to. Hindi ko alam tawag dito. Ah, okay. So, sa gulong to. Tapos may parang hindi ko alam kung fuse yan. Ayan. Ah, alam ko na. Okay. Ito, itong yan, para yan dito sa ano, dito. Kasi may ano yan sa loob eh. May ganito yan sa loob. Siguro pag napundi, may reserba ka. Ayan. So, maganda, nagustuhan ko yung design niya. So, testingin natin. Testingin natin sa labas. Daling ko sa sasakyan. Yung power button at ito yung
yung dagdag or bawas ng hangin. At may flashlight pa pala siya kasama. Naka-built-in na yan. Para pag kayong gabi na na-flatan kayo, hindi nyo makita. So may built-in siyang flashlight. So, maganda. Sana working siya. Testingin natin. So, ayan, nandito tayo ngayon sa loob ng sasakyan. So nandito tayo sa loob ng sasakyan. Testingin natin tong binili natin na tire inflator. So kailangan saksak mo to. Make sure na paandarin nyo muna yung sasakyan nyo yung makina. Kasi pag sinaksak nyo lang yan, walang power, di ba? So start natin tong makina. Yan lang guys. Ayan. So naka-start. Tapos saksak natin. Ayan. Mas umilaw siya. Ayan. Hindi nagfo-focus. Pero may nakalagay na ayun, nakalagay yung 0 0 0. Nakalagay siyang ganyan. So doon tayo sa kabila. So yan, makikita nyo 0, diba? 0 0. Tapos pwede siguro natin iset yan kung ilan yung gusto natin. Bawas tayo. 32. Kung hindi nyo alam kung ilan yung dapat na tire pressure nyo, tingnan nyo na lang dito sa gulong nyo. Sa driver side makikita. Mga 35. Ayan. Matanggalin natin. Mabilis siyang nakapag-inflate. So yun, ang ganda. Pusa siyang mamatay pag yung na-reach niya yung tamang hangin. Yan, natapos niya nang ihanginan to. Hindi pa tayo dun sa likod kung abot, di ba? So mahaba pa tong wire na to. Abot na abot, guys. Hatchback yung sasakyan ko, ah. Pero kung sa sedan or sa ibang sasakyan, mahaba pa rin siya, eh. Pwede mo pang hilahin, eh. Mahaba. Abot na abot 'yan. So, maganda yung nabili natin. Tanggalin natin to, ha. Okay. Ang ginagawa ko si 35 din. Wala kasi akong tripod, kaya nahirapan ako. Okay. Kasi on natin. Nasa 30 yung ano niya ngayon. Yung hangin niya nasa 30. Kasi on natin para mag bilis niyang makapaghangin, tapos automatic na mamatay siya once na ma-reach mo na yung hangin na sinet mo sa kanya. Dito naman ako sa kabilang side.
So lalagay natin. Tapos i-on lang natin to ulit. Ang baba, 29.5. Okay, on. Ito na yung huling gulong dito sa likod. Mas 28. Okay, ano natin. So maganda yung ito, tong item na to, okay na okay siya. Napakadaling gamitin. Maliit, portable, tama-tama. Pati mabilis maghangin. Kasi na-expect ko dito, sabi kasi mga nasa comment yung ibang mga ganitong tire inflator. Hindi yung ganitong model ah. Basta yung tire inflator na nakita ko sa Lazada, yung iba. Nakalagay 2 to 3 minutes bago nila mahanginan yung gulong nila. From siguro mga 30 to 35 ganon minuto. Ito hindi maabot ng 1 minute eh. Talagang nakapag hangin siya, nakapagdagdag siya ng hangin. Malakas yung power niya. Saka okay na okay itong item. Pati ang ganda ng design. Gusto ko kasi yung ganyan eh, medyo talagang mas lamang yung black sa mga ibang kulay. Ewan ko nang may mga kung ano-anong kulay. Gusto, hanggat maaari gusto ko black lang eh. So the best, maganda, thumbs up. Bigyan natin ng thumbs up yung Lazada pati yung seller. So salamat. Lalagay ko yung link sa description. So yun, salamat sa mga nanood. Sana may natutunan kayo at sana mag-subscribe kayo sa akin. Tapusin ko na yung video at magpapahinga na ako. Kanina pa ako walang tulog. Siningit ko lang kasi talagang hindi ko kayang i-vlog ng tuloy-tuloy kasi may trabaho. So salamat.